hanggang sa Mindanao, pero bawang sarado naman ito at wala ng tao. Hindi kagulod ang bahay ng Pangulo na isa itong pyramiding o investment scam. Nagpapatrol, Vina Araneta. Big bait ang search warrant. Pinasok ng mga kawangin ng NBRI ang tanggapan ng Kapa Community Ministry International sa Tagum City. Pero wala ng tao sa loob. May nakitang lane para sa guro at principal. Meron din sa mga pulis at sundalo. Ulat ako. Bakit may lane yung PTLD? Kaya nga po, pag-iimbestigahan natin kung mga nangyari nito. Maya-maya, dumating ang nagpakilalang evangelist ng Kapa. Sarado umano ang opisina dahil nasa pagtitipo ng mga miyembro. Kinwestiyon niya ang search warrant. Pero panahunan, pinapasok din ang NBI sa opisina. Actually, may mga tao dyan dyan yun, sir. Kaya na po kung produce ng business ng mga tao dyan niya. Mga voluminous certificate membership forms, computers, cellular phones, mga ledgers. Kinwestiyon ng NBI ang mga gamit sa opisina. Kinuha ang CCTV recorder. Nasa loob ng kwarto ang maraming maleta. Binuksan din ang malaking board sa loob sa pamamagitan ng grinder. Pero walang nakita sa loob. May mga miyembro naman ang Kapa na pumunta sa tanggapan sa Davao del Sur para kunin ang kanilang blessing o biyaya mula sa kanilang donasyon sa grupo. Pero bigo sila dahil sarado ang opisina. Kusap lang yun sa akin, donation mo ng gift. Kukunin niya sana ang 3,000 pesos sa buwan ng blessings mula sa 10,000 donasyon sa Kapa. Apat na buwan pa lang siyang miyembro. Huwag ko kalagay yung sagot na huwag kami na lamang ang palit ng mga lahat. Sabi niya, pambilisan na ng gamit sa eskwala ang perang kukunin niya. Pero may mga nainis na nangyayari sa Kapa. Nga, si Founder, parang man niya mga tao. Kanato. Galit si Mercy, dahil sa tingin niya, pinag-iinitan ang grupo. Maraming opisina sa Butuan City. Napahala tuloy ang ilang miyembro. Si Ma'am Romel, 100,000 pesos ang inang bag sa Kapa na inukang pa niya. Bakit eh, Bakros, wala naman nagreklamo? Every month, mayroon naman blessing. Naghahin ng search warrant sa opisina ng Kapa sa Alabel, Sarangani. Nitong weekend, nang inuutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipasara ang mga peking investment group, kamila ng Kapa. You are into syndicated stuff. That is why NBI, sirahan mo na sila at kalin mo doon sa upon my order. Puspusan ang pagpasok ng NBI sa mga tanggapan ng Kapa sa iba pang lugar. Disidido silang ipasara ang sangkot sa Omeroy Easy Money Investment Scheme. Vina Araneta, ABS-CBN News.